Hi. For this interview, I invited a friend, a fashion designer, and the mentor of Galatea models, John P. Martinez. Hi, John T. Kumusta? Hi, Katie. Oo, ibang Ingat set dyan ko sa ngayon. KL. O, Kuala Lumpur. Ang wala lang, ano lang naman dito. So, Monday, nandiyan na kami sa Pilipinas. Anyway, John T., going to straight to the questions. May tinapos kang course sa Ateneo, di ba? San Beda ka nung high school, tapos sa Ateneo ka nung college. Ang layo doon sa tinahakbong career. Bakit ka nagdesisyon na maging fashion designer? Okay, medyo mahaba-haba ito. So, allow me a certain leeway sa time. Kasi talaga, I really wanted to be a doctor. Yun talaga ang dream ko nung bata I ako. remember, John, tinong But, high school yung section mo pang medicine, di ba? No fourth year. yes, oo. Parang Oo. nasa level A ako lagi pagka-sciences. Oo, correct, correct. So gusto ko maging doktor. Pero, at the same time, hilig ko din ang fashion. Kasi, even when I was younger sa elementary, talagang yung likod ng notebook ko puro mga fashion design, mga paper dolls ang ini-sketch ko. So, I just thought it was a pastime. Now, yung ano talaga, yung ang ano ko talaga is to be a doctor. Kaya lang, nung nasa Ateneo na ako, I took up BS Psychology, which was supposed to be my pre-med. Parang na-realize ko, parang hindi yata ako parang that happy and that productive. Kasi number one, parang nung nagda-dissect na kami ng pusa, ng palaka, parang diring-diri ako. Sabi ko, paano ko maitatawid ito into a career kung mga basic na ganito lang, parang hindi para sa akin. It's not a good fit. So, parang sabi ko, teka muna. Kaya lang, at that time, during the 80s, parang hindi naman masyadong ganun kapatok ang fashion design as a course. Parang wala yata eh, clothing tech meron sa ano sa UP noon. I thought of shifting, kaya lang parang ang daming units na hinihingi eh, natapos ko na yung mga science units yon, hindi magagamit, sayang lang. So I talked to my mom, sabi ko tapusin ko na lang to, ay mga extra units na kailangan for med school. So light load na lang ako sa nung senior year ko sa Ateneo. And then after that, I enrolled into a fashion school.
So yun na lang ang ginawa ko. That time it was a premier fashion art center. Ano sabi ni Father noon? Although alam ko tanggap ka ni Father ever since, no? Pero siyempre, umasa siya ng Ateneo, psychology, magme-medicine. Tapos bilang tinahak mo ang fashion design. Ano sabi ni... Kasi si Mami kilala ko. Supportive si Mami sa iyo eh. Diba? What about si Daddy? Actually, just my mom was medyo ano at the time. Si Mami ko is medyo hindi siya ganun ka happy with my decision. But then, of course, kumbaga, na-realize na this will be my life to lead. So, kung ano na lang what makes me happy, yun na lang ang gawin. So, kung when I decided to enter into a fashion school, support din naman sila. Even dad, si dad naman ever since naman, kung anong piliin kong gawin, okay lang sa kanya. I remember, kasi nung retreat mo nga nung fourth year high school sa Beda, di ba, at least nakausap ko siya noon, at talagang yes. Tanggap na tanggap ka niya, John, ever since. And if I may share itong recent pandemic, nakausap ko yung niece ko, my teenage niece, sabi niya, di nalaman niya na I was supposed to be a doctor. Sabi niya, edi, if you were supposed to be a doctor, di sana hanggang ngayon you still have a job. So you're still working. Hindi katulad dito nung pandemic. You're a fashion designer na, kumbaga, na-stall yung career ko, di ba? So sabi niya, yun na nga, sabi ko, oo nga, I realized that should I have chosen being a doctor, di sana thriving because of the pandemic, thriving ang mga... health workers, di ba? Pero she asked me this very cryptic question na talagang natamaan ako. But would you have been happy? Yun. Di ba? Oo, sabi nga, oo nga, ano, sabi ko, I may have been siguro successful as a doctor, but maybe my heart wouldn't have been in it. So parang hindi siguro maging sing happy as I was as a designer. So parang, inisip ko, oo nga, ano, so this was really the career that I was supposed to take, the path that I was supposed to take. So I have no regrets entering into fashion. John P, no? Tapos John P, nag-team up ka kay Nikki, your brother Nikki, no? At nag-form yes, kayo ng Galatea. What? Yes. Sino nag-isip ng pangalan na yan na Galatea? At bakit yun ang napili? Ako. Ako din. Because, what's the story behind Galatea? Ano yun? Mahilig ako sa Greek mythology. Okay. And sa Greek mythology, si Galatea is a statue na nililok ni Pygmalion. Mm-hmm. She was carved by... kasi parang Pygmalion was parang scorned women. So he wanted to make a statue that would parang show the imperfections of women, their vanity, parang ganon. Pero habang nililiyok niya si Galatea, paganda ng paganda si Galatea hanggang dinadamitan pa niya. So, hanggang na in love siya do sa statwa niya, tapos dinasal niya sa kay Goddess Venus na sana makakita siya ng babae na katulad ng statwa niya. But Venus, of course, knew what was really in his heart. Mm-hmm. Ang ginawa niya, binuhay niya si Galatea. Now, at the same thread, kumbaga, parang ako si Pygmalion, na dinadamitan ko yung mga clients ko, yung mga muses ko, di ba? Parang minomold ko sila, yung mga alaga ko. So parang ganun ang parang story behind it, na parang I carve them out, I dress them up. Of course, I don't fall in love with them. Pero at least parang it's a parang a creator creation parang relationship. Tsaka parang ano, parang Pygmalion ka, the creator, di ba? Yes, parang especially with my beauty queen alagas, ganon. To a certain extent also to my clients. Correct. John T, saan ka kumukuha ng inspirasyon sa pandidesign? Of course, you know, pageants played a big part of my life. Bata pa ako, mahilig na ako sa pageants. So, kumbaga, talaga nakatutok ang mata ko ever since sa mga Miss Universe, Binibini Pilipinas. So, yun ang talagang naging parang awakening ko when it comes to fashion, because I see these beautiful women parading in you know, gorgeous gowns. And then, of course, as I said, I was also into Greek mythology. So, syempre, yung mga
goddesses na nakadrape ang mga creations, mga parang flowy-flowy ng ganon. So that's where I get my, kumbaga, ang peg ko talaga are mga goddesses and queens. I want all my girls and my clients to feel like they're princesses, goddesses, queens. Kumbaga, doon ako humuhugot talaga ng when I draw gowns for them. Yun ang peg ko. Ano naman ang Jonty Martinez style? Yun, yun din. Goddesses and queens. They should look like they're in a pedestal, yung hinahangaan, di ba? Yung parang tinitingala, di ba? Parang when they see them, I don't want to say naman na parang unreachable or not. Gusto ko lang yung tinitingnan sila ay na when they're wearing my creation na para ay ang ganda-ganda niya. Not necessarily because of the dress but because of how they carry the dress, di ba? As I said, you know, the clothes make the woman but in the end I would like to think that is the woman who na nagdadala ng damit, di ba? So when you talk of the Jonty Martinez brand, I really don't mind to when I hear people say na ay si John puro pang pageant lang naman ang alam, parang ganon. Hindi, actually I take it as a compliment, di ba? So parang ganon na even if it's pang pageant, at least maganda, malinis, nananalo, di ba? So pagdating sa mga ano nananalo, napapansin. Napapansin. So so pag sinabi nila ay si Jonty ganyan ganyan na he's good at making pageant gowns or making mga national costumes, mga ganyan, I take it as a compliment. So if that's what I'm going to be recognized for, then well and good. But of course, as a designer, I would also like to think na I can also branch out. I've done a lot. I've done more than 1,000 brides, di ba? I've blessed actresses nandiyan ang pera sa bride. That's my bread and butter. Kaya nga nakakapag-pageant-pageant ako dahil dyan. Tapos, I've also dressed actresses sa mga red carpet events nila, di ba? Ang mga debutantes, di ba? Even if I get to be recognized as a pageant designer, I would also like to think na I'm also good at other things, fashion wise. At saka recently nung pandemic nagpainting ka din, di ba? Yes, I got that para inspiration from Edgar San Diego or Ramon Esteban, yeah. Na nakikita ko sila na hey, teka, masyado yata na ako parang yung napipigil ang aking creative juices, parang masyadong ano, baka babobo ako. So I started painting watercolors naman ang medium ko. So Jonty, nitong nung as a designer and a business person, marami ka nang painting na ka-deal, di ba? Iba't ibang klase. Without naming names, sino sa tingin mo best client mo? Ano yung para sa iyo ang ideal best client? I could actually name names. My Sige, best okay client na would be sana manood siya, mapapanood niya to. Sa si Gemma Madrigal. Ayan, yung message ko si Gemma Madrigal. She knows that. I always tell her she's my favorite client. She was the wife of the former chief of armed forces of the Philippines. Okay. So every time na nabibihisan ko siya, she always seems appreciative. Talagang talaga ipopost niya. Tapos ang tawag ko sa kanya, Madam Trending or Diyosa Trending. Kasi lagi siya nababati. Ito yung kukunin siyang ninang sa kanya mga ano, sa, or sa mga pag may special events. Like nung nagpunta sila mag-asawa sa Malacanang, nagpapatahiya ng mga terno niya. So, ewan ko, she's such a positive person. Diba? She's so appreciative of ano, never nakialam yan sa mga designs. She would suggest that never siyang nakikialam ko ano na lang gusto mo, sabi niya, ano ang tawag niya sa akin, may EBQ, may Everlasting Beauty Queen. So, kung ano na lang gusto mo, parang ano. So, ang dali-dali niya, ang gaan-gaan niya sa mga fittings, ganun, walang
ere-ere, walang kaarte-arte. After so many years of facing clients na medyo maarte, medyo maburiri, which comes with the par with the package, I really don't mind. But of course, some can really be very toxic, di ba? Minsan, mareklamo to the point na parang naghahanap na lang na irereklamo mga Karens, di ba? Or naghahanap ng fault para makatawad, di ba? Ay nako, most of the designers would know that. para lang makatawad na sabihin mo, ay nako, eh, hindi naman itong gusto ko, ganyan-ganyan. So, after many, many years of that, talaga, Mrs. Madrigal stands out. That's why I will always say, and even if whenever I greet her on her birthday, she is my favorite client. Ayan, Mrs. Madrigal. Favorite client. Yes. Anyway, yeah. On in your designing career, John P., naka-discover ka, nakapagdamit ng ibang beauty queen, mga maraming beauty queens ano, sa Galatea especially. Anong satisfaction mga nakukuha mo pag nagdadamit ka ng mga beauty contestants or even winners? Anong satisfaction yung nararamdaman mo pala? Kasi, as a gay ano, kontesera before, nung ano, bata-bata pa ako, I joined Mamaya, beauty pageants. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Oo. So, parang gusto ko, pag parang nag-ano ko, parang nag-extension ko na to when I got, you know, too old to compete in pageants. Parang ito na naging parang natural evolution ko, naging mentor na ako. And of course, syempre, as I said earlier, I'm such a big pageant fan. Pag nanonood ako, syempre, as a designer naman, gusto ko nakikita ko yung mga creations ko na nasa TV screen tapos naka-cardigan diyan. Gown by John T. Martinez, 'di ba? Parang yun ang parang end all and be all ko na pagiging designer, makita ko na designer/pageant fan na pag nakita ko na ay so fulfilled. Tapos mananalo ka pa ng best in long gown. Di ba? Parang the elation is talagang parang it's a fulfillment for me. Tapos pag nanalo ka pa, there are certain perks. One time nanalo ako sa Mutia ng Pilipinas ng best designer. The prize was aside from 10,000 pesos, which was a big prize then in 2002. It was a trip to Boracay. I've never been to Boracay. It was for two. And my mom also wanted to go. So, it was also our first time. Nakabanding ko rin ang mom ko. We went to Boracay, kaming dalawa lang. And it was in one of the more posh resorts than Club Panoli. So, ang laking bagay nun. Club Panoli. So, di ba parang one time naman nanalo ako, kaya lang nawala ako. Ang gandang watch, nanalo ako ng best designer sa Miss Earth. So, I lost that watch. Pero I should have kept it. Nako, Lorraine. Pero, Lorraine. Yung mga ganon. Lorraine, nawala doon. Aside from you, of course, yung mga... Lorraine, nawala doon yung... nawala yung ano. Oo. Huwag ka na lang maingay na ano, nawala ko sa motel. Ay, Lorraine. Sa motbot pa nawala. Nahubad ko. So, yun na lang. Huwag ka lang maingay sa atin dalawa na lang, ha? Ano ko, Niki. Yun. So, yun na nga. Aside from the, you know, yun the material prizes, and I've also kept a lot of the trophies that I won. So, Jumpy. Aside from those tangible prizes, yung fulfillment mo as a fashion designer and as a pageant fan, sobra. So, John T., you yourself are a winner. Di ba yun? You know, si John T. po ay graduate ng San Beda High School. Before, San Beda, Les po yan. Tapos nag-Ateneo. Tapos nag-grad school pa sa UP. But alam nyo ba na si John T. mo sumasali sa mga pageants? John T., kahit maikling kwento lang, ano satisfaction na nakukuha mo pag sumasali ka sa mga pageants? Ikaw mismo sumasali sa mga pageants. Again, the frustration of a gay kid na nanonood ng mga Miss Universe at saka ano, and to get to live your frustration, to get to live your dream na rumampa ka on stage, kahit pabarabarangay yan, kahit hotel yan, five-star hotel yan, or whatever, di ba, na ifufulfill mo yung dream mo na maging beauty queen, it speaks loads na talagang, tapos you also get to
exercise your creative juices when you Oo. when you create your own Kasi gowns, nandiyan di pa ba? yung sarili mong ego, di ba? Di ba na, Yes, di oo. ba? Pang personal Your brand, pang pride meron na din talaga na talagang lalo pag nanalo, di ba? correct. Oo. Kasi hindi ka naman tatagal sa pagko-contest kung hindi ka na nanalo eh. That would be stupidity. At saka pag Di hindi ba? ka naman So, nanalo, kung wala nito. yes. Ito, tsaka ito. Oh, Di ba? yan. Oo. I remember, if I may share this, if I may remember, one time, my dad's family and had dinner with the family of his boss, superior general siya. So, yung mga families namin nag-dinner, yung dad, meron din siyang anak ng gay. Ay, Pero hindi naman oh. siya yung pag-girl. Akala ng daddy ko, hindi ko narinig eh. Kaya lang, narinig ko yung conversation nila. Bumulong yung, yung general sa daddy ko, sabi niya, ay, meron ka rin palang anak na ganyan. Kasi naman ako flaming, flame, alam ko sa unang Para galing, false batik na ako, sabi niya. tambo, di ba? Sabi niya, ay, meron ka rin palang anak na ganyan. Sabi ng daddy ko, oo nga eh, sumasali pa nga ng mga Miss Gay yan eh. Sabi ni General, eh, ba't di mo pinipigilan? Sabi ng daddy ko, eh, nananalo, eh, paano pipigilan? So, sabi ko, ay, marunong sumagot si Fadir, di ba? I remember dati yung high school ko pa na di ba yung daddy mo nakausap ko nung retreat niyo? Talagang very supportive siya. At saka proud siya na meron siya yung katulad mo. Di ba? Proud siya. Makinikwento ko sa iyo yan, John T. Pag nagtutulog Yes. tayo ng mga kasta, no? Lalo siya. Remember your He dad was was never the, he was never the father na talagang to think he's in the military, ha? Of oo, course, he had his militar po yan. hesitations before when we were younger. Nung nag-retire Alam siya, mo ba dati? Nung nag-retire siya, anong position niya? Anong rank niya? When he retired, he was Lieutenant Colonel. Ayun. But when he died, he was elevated into full colonel. Ayun. Hindi siya mabilis ang kanyang promotion because hindi siya PMA graduate. Eh. Ah, okay. He entered the But military nung high school through... ka kasi, nung high school kasi, tawag ko sa kanya Major Martinez. Nung time na yes, yun. Yes, major pa lang siya. Major pa lang siya. Kaya ano, natatandaan ko na kapag nakapag-interact ako with your dad before. Kaya alam ko na seryo bilang ikaw, anak mo ng miyembro ng LGBT. Yes, John T, ano, di ba, yung Galatea girls mo are solid. Talaga solid sila. And very loyal. Hindi na question. Ano bang tatlong bagay ang sinasabi mo sa kanila? Bakit ganun na lang ang loyalty nila sa Galatea? At the same time, ganun yung ugaling pinapakita nila. Magaganda ang record ng mga anak mo eh, ng mga daughters mo eh, di ba? So ano yes, yung importanteng bagay ang sinasabi mo sa kanila pala? Oo. Well, number one, at alam mo to, because you're also part of the Galatea family, yeah, of course, you helped train them, yes. And ikaw rin ang nag-instill sa kanila ng loyalty. Diba? You should always look back to people who helped you when you were starting. That's very important. And I hold that value in high esteem na talagang dapat may loyalty ka. I don't really mind girls na who might want to jump to other camps, to other bigger camps, if they feel that yung bang parang if they feel that it will better their chances sa mga pageants, basta magsasabi. Hindi yung basta-basta ka na lang. Di ba? And I give them my blessings. And maganda nito, some of the girls who went to other camps, to other bigger camps, they will insist na pwede ba si Mama Jonte magbihis sa akin. Number one, loyalty. Number two is, I tell them na these pageants are just parang a stepping stone, a game, parang it's a small portion of your life. Do not take it too seriously. Kasi I've had girls na talaga minsan pagka hindi na nanalo, na for frustrate, of course, na de-depress, diba? Parang ganun. And I understand. That's why at the onset pa lang, sinasabi ko na sa kanila na parang don't let this be the end all and be all of your existence. Diba? Parang, yes, you can be a beauty queen, but at the end of the day, you can strive to be a mother, a wife, a businesswoman, a successful career woman, whatever you want to do in life,
that will not define you as just being another beauty queen. Kasi ang mga beauty queens lalo na ngayon parang sampu-sampu pera na lang. 'Di ba? Oo, so parang sinasabi ko, during the pageant, I always tell them to take this seriously. But after the pageant, life goes on. Totoo. And the third thing, yun na nga, is during the pageant, is to, one, take things seriously, but don't forget to have fun. Because when you forget to have fun, and you take it too seriously, that's when the toxicity comes in. That's when the, yung bang, the stress comes in. Masyado ka masistress, nagigil ka manalo, that you forget na this is a game, diba? This is, you're supposed to have fun. Aside from shooting for the crown, you're also there to better yourself, to improve yourself, to improve certain parts of yourself, your communication skills, your runway skills, that you can use after, diba? Oo, diba? Kasi oh, your social skills. Ang dami na rin Galateya girls na maganda ang mga careers na yun, diba? Yes. Oh, actually majority of halos lahat sila. Halos lahat sila. A good example, my beloved Janina San Miguel. Oh, diba? Si Janina. Yeah. Binibini World 2008, she was bashed to the high heavens because of her question and answer. But where is she now? She is a very very successful BPO agent. Diba? Diba? Nagtatrain pa yan na mga ano. Masaya na si Janine. Yes. Kaya proud na proud ako sa kanya. Mo, she twisted the story, the narrative, na isa siyang parang mali-mali magsalita na parang ano. And you have to understand, she joined when she was only 17. So parang people forget that. So when, now that she's very successful in what she does, parang tignan yun na. Diba? So yun ang one of my yung mga parang most memorable success stories when it comes to my daughters. Si Janine. Anyway, nakapagdamit ka nila ng mga show business personalities. Anong isa lang, kahit isa lang, anong pinaka best experience mo sa kanila? Naku, hindi lang isa, marami yan. I've always had positive experience. Yes. Sino the best would be Ann Curtis. Ann Curtis. I made how her was it debut. Kumusta yung pakikipag? She is such a sweet and down to earth person. Talaga ano, hindi pa siya, nasa GMA pa lang siya. She was doing this series, comedy series na Bebote nga. Nilapit siya akin sa na ating good friend Dick Apostol, who was the wardrobe head of GMA then, sa Malangit Tawa. I love you, Dick. Oo. Nilapit siya sa akin, Jonty, can you dress up si Anne para sa kanyang mga ano, sa kanyang mga weekly? Kasi minsan, she's a genie, so kailangan medyo mga mga outfit niya when she comes out of the bottle is medyo pang mga kutur-kutur na ano na luka-luka ng gano'n. Sabi ko, sabi ko, that's no problem. So, every week, magpo-pull out siya. And then, binulungan ako ni Dick, baka gusto mo siyang damitan for pwede mo siyang punin as a gala sa Flores de Mayo. Okay. Ay, sige, why not? Sabi niya, sabi ko, papayag kaya yun. Bakit hindi? Dinadamitan mo siya ng libre na ano, walang kukurap ng mata. Papayag yan. Ako bahala. So, dinala niya si Anne, minesure ko. She's very, very sweet. Very, very sweet. Ano pa lang siya noon? 17. So, ayun. So, sinagala ko siya. During that Flores de Mayo, she was coming from a TV guesting. So, na-late kami ng pag-makeup. So, na-late din kami ng punta ng ano. Hindi naman kami na-late sa ano, sa parada. Na-late lang kami sa pre-judging of the gowns. To the extent na hindi na kami na pre-judge. And many say that she should have won one of the titles. But then that's water under the bridge. So, but during that, ang haba na nilakad. Rojas Boulevard ang nilakad, ah. Wala siyang karikla-reklamo. Naka-heels, ha. Wala siyang karikla-reklamo. One of the things that wala siyang karikla-reklamo, you know why? Ang kanyang escort noon was her then-boyfriend, Oyo Boy Soto. So, sweetie-sweetie sila, John. Yes. They were both very sweet. And then,
During that, after that, another good experience. When, nung ginawa ko siya ng ano, ng pandebo niya. Oh, yung So, debut. nilapit sa akin, ano, nilapit sa akin, oh, baka gusto mo naman siyang damitan for her debut. Sabi niya, okay lang, mababayad yan. Sabi ko, naku, huwag mo nang pagbayarin. Sabi ko, sumagala naman sa akin yan, the past year, eh. Bakit pa pagbabayarin? It will be my honor to make her gown. So, I made her gown, and then she also got me to be one of her 18 gifts. Ah, okay. So what I did was I made a miniature Barbie, a miniature version of her gown. Tuwan-tuwa siya. And then years after, years after, sumali ako na Miss Q&A. Siya ako sa Showtime. Nakilala niya ako, Tapos she hugged me and then ano, one of the reasons why I joined Miss Q&A was because I wanted to see her. So ayun, she hugged me and then while Vice was interviewing the ano, nagbubulungan kami, off-cam kami, do you know that I still have the doll? Ay, talaga? Tuwan-tuwa ako. Yes, I kept the doll. Do you know that I still have the doll? Tuwan-tuwa ako, di ba? Di ba? Anyway, yung tiya, na-warning na ako ng Zoom, we have 10, less than 10 minutes. I have 3 more questions. Ikaw din mismo, sabi mo nga sumali ka sa Miss Q&A at iba pang game shows, you yourself, nagka-camera ka. Personally, ano ba satisfaction mo pag yung join ka sa mga game shows, yan sa Miss Q&A, personalo? Isa pa rin yan. Isa pa rin yan. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sumali sa mga elocution contest, spelling bee, ganyan-ganyan, mga. So, I love also trivia. I love these game shows. So, nakatatlong beses na ako sa Game Ka Na Ba with Edu Manzano. I almost won 2 million pesos. One question na lang. Hindi ko ano. But then, you know, more than the prize, I'm always there for the experience. It's so exhilarating. Ano ba nasali ako? 1 versus 100. Yung panahon ko to with Billy Joe Crawford. Family Feud. Yes. Oh. Recently, Family Feud because of you, di ba? Kami ni Mama Rene. So talagang, ano, talagang, eto pa nga sinabi ni Mama Rene, sabi sa akin, alam mo, sa lahat ng Atenista, ikaw ang bakya. Gusto mo sumali sa mga ganyan. Eh, sabi mo, iba yung saya na nadudulot mo, eh, di ba? You have the exposure, national TV exposure, plus you get to play games. What is there to not like about it? Di ba? Parang saya-saya na talaga. Alam ko naman ito, but tatanungin ko na rin para sa kabatiran ng karamihan, di ba? Nung nag-strike ang pandemic, nagsara ka na. Bakit yes, ka lang? Ano talaga yung basa? Okay, the main reason na bakit ako nagsara ng Galateo is because of the rent. Sabi ko, I've heard of some of my designer friends na may usapan sila ng ano ng kanilang landlord or landlady na hindi sila magbabayad ng rent during the pandemic. So yun ang hinahanap ko with my landlady. Sana ano, because hindi ka naman nag-aano, hindi ka naman nag-generate ng income. So magbabayad ka ng rent na space that you know, nakatenga lang. Ayaw niya. Ayaw ng landlady ko. So, what she did was, gusto mo? Siguro, kanya-kanya yan. She's a businesswoman. Ayaw niya na, ano. So, sabi niya, what I can give to you is parang, bigyan kita ng palugit, yung kunyari, during the 3 months pa lang nag-run yung pandemic noon eh, nung nag-decide ako mag-close eh. Yung 3 months na yon, you can pay after another 3 months, the stock guard. Eh, sabi ko, parang ganun din. Binayaran ko din, no? Correct. The space that I'm not using. Diba? And it's not cheap. It's 30,000 a month. Correct. Diba? At lalo that time, it's 30,000 a month. Nasa kalye talaga yun, nasa main street eh. Diba? And I've been, kumbaga sana yung hinahanap ko na yun talagang, I've been there for 21 years. Nga. Diba? Parang sabi ko, sana man lang may palambing na, sige, yung ano, kahit yung 3 months, huwag mo nang bayaran. Eh, hindi eh. So, siguro talagang it's a business decision na talagang hindi niya magawa. Or baka sabi niya, takot siya na, oy, pag kinawa ko sa iyo to, kailangan yung ibang tenants. So, dapat din. Ikaw, mag-decide ka rin for business. Diba? Wala. Alam ka naman magpatuloy ka na lugi ka. Diba? Yes. Oo, isa pa rin yun. Last question. Of course. We have 5 minutes more. 5 minutes na lang nakalagay okay. Dito sa timer. Diba? Meron lang timer. Hindi, sabi ko sa'yo, mauubos eh. Kulang to eh. May timer ako nga eh. Timer 40 minutes na kasi binibigay. One last. Ang daldal ko kasi. Hindi, okay lang. Okay lang naman. John T., anong mga advice mo sa mga bagets na gustong maging designer
At gusto rin maging beauty queen na katulad mo. Ano pa ang advice niya sa Okay. kanya? Okay, number one is you have to have the passion for it. Dapat gustong gusto mo talaga. Dahil kung hindi mo gusto and you're just being, you know, I know of a lot of, you know, designing students who go into the schools just because it's the trend. Diba? Parang, or yung mga anak mayaman na it's the thing to do. But their heart is not in it. Your heart should be in it. Na talagang it's something you want, you really want to do for you to enjoy it and for you to grow. Number two, never stop learning. And you are so lucky. The generation of fashion designers now are so lucky because you have the internet, you have social media. Kami noon wala. Fashion magazines lang. Diba? And materials, the fabrics now are so... Nakatahi na! Wala ka nang gagawin. Tatabasin mo na lang. Kami noon, we had to painstakingly cut lace, applique it, bead it by hand, everything. Now, hindi. Ngayon, didikit mo na lang. So, kumbaga, you're so spoon-fed. And for you not to do good is parang an affront na parang, teka, andyan na sa'yo lahat. Galingan mo na. Diba? The last 3 minutes. So, learn, don't stop learning, and have the passion for it. Eh, sa mga gusto maging beauty key. sa mga, kailangan meron munang ganito, tsaka ganito. and then you have to have the passion for it also. You have to want it. Because if you don't want the crown, it will never be yours. Ay, that's Jonty Martinez. Jonty, thank you. Ang tagal na natin itong pinag. Thank you very much, Katie. Nasa abog. Thank you. Natuloy din ito. This was not postponed, ha? Anyway, thank you, Jonty. Please say bye to our viewers. Bye, everyone. Okay. Bye, everyone. And please stay safe. There's still a pandemic going on. So even if without the mask, there's a no mask mandate already, just keep your mask and stay safe. Yan. Okay, Jonty, bye. Bye. Have a nice day.